medyo naputol. Yun, continuation tayo. Yun sa carotid niya, yun sa bandang leeg, mga parts ng ano yan, pulse rate na pwede mong pagkuhin dito. Kapag mag-check ka ng pulse rate, dalawang daliri lang ang gagamitin. Yung ano ba yan? Index at saka middle finger. Yun. Ay, medyo naramdaman ko na dito siya banda. Temporal sa sentido. Ayan. Yun. Tapos, yun, marami yan eh. Nakalimutan ko na yung iba. Pwede nyo na lang naman i-search sa iba. Yun. Tapos yan, na-check ko na yung BP, temperature. Next is ano, mag 1 full minutes tayo. Pag sinabing 1 full minutes, ayan, orasan na yan. Diba? Ang hirap eh. Yan. Halimbawa, yan tumapat sa 9. Yan, mabilis na umiikot na yan. Hihintay mong tumapat ulit siya sa 9. Yun yung starting ng counting. Pag tumapat ulit yan sa 9, yun, stop ka naman sa counting. Yun, sa pagkuha ng ano ng pulso para i-check kung ano ba yung condition ng puso. Pag bradycardia, yun, ibig sabihin mabagal. Pag tachycardia naman, mabilis. Yun. So, dapat hindi bababa ng 80 yung pintig ng pulso. At hindi din sa sobra ng 120 pataas. Yun, kasi tachycardia naman na yun. Check ko yung akin.
Ayan, normal naman. Nasa 90. Yun. At least hindi siya nasa 80 at wala din siya sa 120. Ngayon, sa chest naman, sa chest yun yung paghinga. So, bali 16. Pag 16 pababa, bra dip niya. Ewan ko kung tama yung pagbigkas ko. Yun. Ibig sabihin, mabagal yung paghinga mo. Pag 21 pataas naman, takip niya. Ibig sabihin, yun, very rapid ang paghinga mo. Napakabilis. Yun. Malalaman mo yan sa paghinga dito sa chest. Ganyan. Tapos katulad dun sa orasan, yun, magsisimula ka ulit yung mabilis na kamay na sinabi ko nga sa inyo. Yun. Subukan natin. Yung normal naman, nasa ano siya, 20. Yun, medyo nalalapit na siya sa, pero buti hindi lumagpas. Yun. So, yun yung mga vital signs na kinukuha as a healthcare. Yun. Then, next is, kasama din to sa pinag-aaralan is yung CPR, pero napakahirap kasi i-detalye lalo pat wala namang dal o kaya dummy dal yung na tawag nila, human size dal yun. At saka kasi medyo nagbabago din yung pagbibilang sa CPR. So, hindi ko sure kung ganun pa rin ba sa pinag-aralan ko. Yun. Pero, papiyawan ko lang din. So, first, kapag magsi-CPR ka, kailangan malawak yung space. Yun. So, hanggat maaari, papalayo mo yung mga taong nasa paligid mo para makakilos ka na maayos. Yun. Tapos, mag-a-assign ka na tumawag ng ambulansya. Yun. So, pag ginagawa mo na yun, syempre first is, titignan mo muna yung kung may ano ba siya, kung may malay ba o wala. Kasi mahirap naman na kaagad mag-CPR. Yung pala nakatulog lang o lasing lang. So, kapag chinecheck mo kung ang isang tao dito, tinatapik mo siya sa balikat, yan. Tatlong beses mo tatapikin. Yun. Kung nakatulog ba o lasing lang. Tapos pag wala, doon pwede mo nang simulan. Pero bago ka mag-CPR, i-check mo muna, i-mouth to mouth mo muna. Baka kasi nag-CPR ka na, yung pala may obstruction na nakapara sa kanyang lalamunan. So check mo muna yun. Pag chinek mo na yun, nag-mouth to mouth ka na, binugahan mo na tapos bumalik, ibig sabihin may nakabarado sa kanyang lalamunan. So dito sa ano ba tawag dito,
sikmura, banda. Ipupush mo siya pa ganyan. Paangat. Yun. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 yata yung bilang yun. Yun. Tapos, dahan-dahan mo itingala. Tapos, checkin mo kung may pagkain ba na nakabarado sa kanyang lalamunan. Tapos, pag may nakita ka, yun, dahan-dahan itatabilid mo yung kanyang ulo. Tapos, dudukutin mo yun. Gamit yung daliri mo. Yun. Tapos yun po, pwede ka nang mag-proceed ulit. Yun. Yun, dun na papasok yung CPR. So yun. Bubuga mo ng hangin gamit ang bibig mo, mouth to mouth. Yun. Tapos yung pagpupush is kailangan nakaganyan ka nga. Yun. Naiturok naman na at saka hindi dapat ganito, hindi ganyan, hindi dapat matigas, matibay. Ang pwersa na gagamitin mo dito yan sa balikat, yun, 1, 2, 3, ganun, hanggang 10 or 20 yata yung bilang yun. Tapos yun, buga ka ulit ng hangin. Yun, paulit-ulit lang yun. Hanggang sa maging okay na. Yun. Pag naman naibuga niya na, i-cross mo yung arms niya at saka legs. Paganyan. Kaya naman ganun, para madali mong itagilid dahan-dahan. Para i-blow niya yung mga nalunok niyang tubig. Yun. Tapos yun, pag okay na, ibalik mo ulit sa resting arms. Yan. Ganun din sa legs. Dahan-dahan mo siyang ihihiga. Yun. Tapos, i-check mo kung may injured ba. Yun. Dito. Yan. Tapos dito. Dito. Yan. Dito. Tapos dito sa bandang balikat niya, kakapain mo yan. Yan, tapos dito, banda sa sikmura, yan. Hanggang tiyan. Tapos sa kamay naman, paganon. Paganyan. Hanggang kamay. Yan. Ganon din sa paa, hita, pababa. Yun. Yun. Kaya ganun, syempre para ma-check mo kung may injured ba sa mga parts. Yun. Tapos, pag dumating na yung ambulansya, doon mo palang sasabihin lahat yung proseso na ginawa mo. Pero kung hindi naman natapos at nasa kalagitnaan ka na, pwede mo nang ihinto yung pagsi-CPR mo. Tapos, yung mga nagawa mo lang sa pasyente, yun, sasabihin mo pa rin yun sa ambulansya o kung sino man. Yun. Yun. Then, next, tapos na sa matanda, meron din CPR sa sanggol. Yun. Parehas lang naman din, pero may pinagkaiba lang konti. Kung sa matanda, ganyan ang pag-CPR. Yan. Pababa. Yan. Paganon. Sa sanggol naman paganyan. Ganon. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon eh. Tapos kung sa matanda, kung paano mo kung titignan mo ba kung lasing lang o nakatulog, diba ganyan tinatapik sa balikat. Sa sanggol naman, sa dalawang palad tapos sa dalawang paa. Yun. Kabilaan yun. Igaganyan mo. Parang kinikilitik mo. Ang tawag doon, Babinski. Ewan ko kung kung yun ba talaga yun. Sinabi lang din sa akin. Yun. Tapos kung sa matanda, ang mouth to mouth is
bunganga lang, bibig by bibig, sa sanggol, from bibig to ilong, sakop yan. Yun. Ganun yun. Yun. Hindi ko na kasi matandaan yung kabuuan at saka napakahirap talagang i-demonstrate lalo pa kung walang dal. Pwede nyo naman nang, pwede nyo sigurong i-search sa iba para mas malinaw. Yun. Tapos pag umokay naman na, dahan-dahan mo siyang kakargahin, ipapatong mo dito sa balikat mo. Hayaan mo lang lumabas yung mga maisuka niya. Yun. Same din sa adult, diba? Tinagilid mo naman. Yun. Yung kaganina sinabi ko. Tapos, yun lang naman yung dapat matutunan at pinag-aaralan kung kukuha ka ng healthcare. Yun. Under siya ng TESDA. Short course lang. Yun. Tapos, nasabi ko naman na yung vital signs doon sa isang video. Yung mga kung paano kunan. Yun. Ano pa bang pinag-aaralan? Yun. Wheelchair to bed, bed to wheelchair. Kung paano mo ita-transfer yung patient. Yun. May mga video naman siguro yung iba sa YouTube na pwede nyo i-search. Tapos, yung paglilinis ng bed kapag na-discharge na yung pasyente. Yun. Tsaka, pagpapaligo sa pasyente yung walang malay. Yun. Bedridden, parang ganyan. Yan. Babae, lalaki. Yun. Kung paano paliguan. Same din sa genitalia parts nila. Yun. May proseso yun. Then, saklay. Yun. Isa din yun sa ituturo sa inyo. Yun. Tapos yung mga basurahan na color-coded. Kaya naman color-coded para malaman at hindi magkahalo-halo lahat ng mga basurahan. Halimbawa, yung mga nabubulok na pagkain, yellow ang kulay. Hindi ko na sure kasi dahil medyo nakalimutan ko niyo. Tapos, yung plastic is blue. Yun. Meron din color na basura about sa mga injectables. Yun, mga sharps na panggamit sa hospital na tinatapon. Doon yun itatapon. Hindi ko alam kung color black ba o ano, basta ganun. Search nyo na lang. Meron pa ba? Wala na. Yun lang yung pag-aaralan ninyo. Tsaka pag pumasok kayo sa healthcare, yun, ipaparanas talaga nila sa inyo yung sa hospital. Yun. Lahat, ma-encounter nyo lahat ng mga pasyente doon. Tapos yung mga emosyon, yun. Kaya as a healthcare, kailangan meron kang empathy. Yun. Kumbaga yung nilalagay mo yung sitwasyon mo sa sarili nila. Yun. Hindi ka po pwede magsungit. Yun. Magalit. Yun. So, ayun lang. Yan yung mga pag-aaralan lang naman as a healthcare. Yun. Vital signs, kaya kailangan din yun kasi doon imi-measure ng nurse or doctor kung nagiging okay ba yung proseso. Yun, kaya kailangan ng BP temperature, tapos yung beeps per minute, BPM, tapos ano ba yung isa?
cycle per minute, yun yung sa paghinga, yun yung beeps per minute, yun yung ano sa pulso mo kinukuha yun, tapos temperature BP yun, kung may pagbabago ba yun, inililista nila yun. Yun lang, so yun, please like, share, and subscribe, and see ya on my next video. Bye!